Viva Pit Señor! Viva! Hallelujah, man. Viva Pit Señor! Viva! Amen, no? Gano mo tawag mo tag Viva Pit Señor? Hello? Gano may tag Señor Santo Niño? Hello? Sa'yo lang yung soon, doon ay mga argumento sa mga dinikatoliko. Magpalalong takarulik soon, no? Kana mo tumagta sa tarang pangutana, no? Kaya matod pa sa unang Pedro 3:15, may ngulikso na kinahanglan, kabalo ka mo mutubag sa tanang ipangutana ka ninyo. Amen. Amen. Kaya kung pangutan ang tas ng pagtuo, kabalo ka mutubag ni ini. No? Nganong gitawag mo sa senior santo ninyo? Hello? Usa ka ng biba? Happy. Psst! Ay! Usa ng biba? Happy. Mabuhay. Mabuhay. Kalipit. Isa lipit. Bata. Sulampit. Angpit. Sangpit. Hello. No? Kalangpit. Sangpit ka mo kaniya. Sangpit sa Ginoo. No? Kaling senior. Hello. Isa ni senior. Senior citizen. Hello. Ang senior sa gitawag nato nga kanang senior nga S-E-N-N-Y-O-R. Gikan sa Espanyol nga buot pasabot Ginoo, no? Ninyo, no? Bata. No, hello. Subot sa ton, matod pa sa mga dili Katoliko, nganong mo tawag kung tag senior santo ninyo nga bata man? No? Dili pwede junior santo ninyo. Hello. No? Kung imong pamalandungan tapos na ipundo, no? Pero atong hinumduman kanunay nga nganong gitawag sa senior santo ninyo, ano man? Kaya ang pulong senior sa Espanyol, Ginoo. Lahit itong spelling sa S-E-N-I-O-R na senior, senior citizen. Amen. Kung may natin sa isinta, senior citizen na ka. Amen. Nangyayak naman tapat kung senior na ba? Oh. No? Sa mula, lahi ang karainan. Ang gigamit nga senior santo ninyo sa simbahang katoliko, S-E-N-Y-O-R. Nabuot pa sa buot, Lord. No? Biba, pit, nga sangpit, senior santo ninyo. Amen. So, viva pit, senior! Viva! Viva, no? So, di na mautong, di makaroon, di na mautong topic karon. So, atong palawman ka ulit soon, kining atong pagtuo, isip ng katoliko, no? About kini sa Mariology, no? So, kining Mariology soon, ang meaning ni ini, pabor kong basa, is a branch of theology that deals with study of life and nature of the Blessed Virgin. So it's a branch of theology that deals with study the life of life and nature of the Blessed Virgin Mary. So pag-study kinigsoon sa kinabuhi ni Santa Maria, no? So matod pa sa mga dili Katoliko, kaning gitawag na itong Virgin Mary ba? Kaning mga dogma sa simbahang Katoliko? Hello? Kabalo mo, so ano sa may kalainan sa dogma o sa doktrina? Ay, unsa may kalainan sa dogma o sa doktrina? Kay kining Mariology, dogma man sa simbahang Katoliko. Amen. Unsa man ang dogma? Hello? Hindi kasi itong dogma. Ang dogma means official teaching of the church that anyone Catholic should accept this teaching. Mauna ang dogma. So kining dogma, dogma, no? Kining dogma, official teaching siya sa simbahang Katoliko. Pero kining dogma, doktrina ni. Pero dili ta ng doktrina, dogma. Nasabtan siya. Dili ta ng doktrina, dogma. For example, kining mga larawan. Dili man siya dogma. Doktrina siya. No? Ang dogma, katong pagpangurus, mga Holy Trinity, no? Kining Mariology, maunin mga dogma sa simbahang Katoliko, mga purgatory, no? Bisan pa, dili na mabasa nga litra po litra, pero tuuhan ang limong kay Katoliko ka. Amen. Mauna ang gitawag na itong dogma. So, matod pa sa mga dili Katoliko, dili sila mo tuuhan ang berhen pa si Santa Maria, kay tungod ilang gamiton ka ng versikulo. Pabor kong basa sa Marcos 6, versikulo 3. Sa Tagalog version, mauna itong mabasa. Pabor kong basa. Di na ito ang karpintero na anak ni Maria, di ba mo? Tago si Judas at Simon. Taga dito din ang kapatid niyang babae. At dahil dito, hindi sila naniwala. So, muli ng gamit, maduna pa'y anak si Maria. Ba? Hello?
Di ba ito ang karpintero na anak ni Maria, kapatid nina Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga dito din ang kapatid niyang babae. At dahil dito, hindi sila naniniwala. Subot Sabton, sa simbahan Katoliko, nagtungo ta at unugma, Blessed Virgin Mary. No? Wala na ilaing anak si Jesus. No? Kung imong lang taon, nga namang giingon man diri. No? Nga duna siya ay laing anak. Hello? Duna pa ilaing anak si Maria o anak? Duna pa wa na? Nga nung giingon man diri, di ba ito ang karpintero na anak ni Maria? Si Jesus magi, buot pa sa buot alin. Kapatid nila Santiago, Jose, Judas at Simon. Mga na-exo na tuntunan ka rin, no? Sa may meaning ng virgin? You know? Ako sa lang tao ng definition, sa meaning sa virgin? No? Pabor kong basa, no? Matun sa Wikipedia. It's virgin. What is virgin? Means a state of purify or inexperience. Traditionally, a virgin is a person that has not had sexual intercourse. So, ang pinahin ko rin soon, no? Usa ka tao nga wala miagi og pakighinawas. Amen. So si Jose, kung imong lang taon sa itong ibasa kanina, wala niya hirapti. Amen. Kung imong lang taon nagsuon, si Jose, di pa naman ko sa Ginoo. Okay, nagbuntis man si Santa Maria. Kung imong lang taon nagsuon, giingnan si Jose nga sa anghel nga, Jose, dag-a si Jesus o si Maria ngadto sa Ehipto. Kay pamatyon ni Herodes ang mga bata, dos anyos paubos. No? Kung imong lang taon nagsuon, sawa pa ito nahitabo. Sa nagbuntis pa si Maria, o sa may gibuhat ni Jose, nagipanambo sa Ginoo nga, pangasawa si Maria. Kaya ang batasan sa mga Hudiyo, ang ilang kultura, once kaya magbuntis ka, gawala yung amahan, patyon ka. Amen. No, mauna ang batasan sa mga Hudiyo. Mauto, nagipangasawa ni Jose. O dito nagsuon, na nahitabo, nga si Jose, kung imong lang taon, ipanambo sa Ginoo, nga, lakaw ka mo sa Ehipto, eh patyo ni Herodes ang mga bata, dos anyos paubos. Amen. O imo lang tao ligsoon, kung kanisip si Jose, katoliko ganit si Jose. Amen. Nganong nakaingon mo kung katoliko ni si Jose? Kaya naman, eh kung born again ba ito si Jose? Nga, isugo sa angel, si Jesus na yung dalgon sa Ehipto, ibili na si Maria. Hello? Eh kontra man sa yung reliyon si Maria. No? Kung imulang taon, ginala niya si Maria o si Jose ngatlo sa Ehipto. So, muna yung suod na ni Kristo, bisan pagbali-baliyon mo ang Biblia, wala yung kayo mabasa letra po letra nga si Jose o si Santa Maria nakaanak pa sila o lain. Amen. Bisan ato yung bali-baliyon, wala mabasa sa Biblia nga gihinabda niya si Santa Maria. Amen. So, kung imong lang taon, di propesiya na daan niya, pinahin ngayon si Santa Maria. Ito, basahong sa Isaiah 7, versikulo 14. No? Mayon rin so, therefore, the Lord Himself shall give you a sign. Behold, thy virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel, which means God is with us. Kung imong lang taon, iksoon, propesiya ni Prophet Isaiah, nga magbuntis kining bayana dipili sa Dios ug magbuntis sa usa ka batang lalaki ug tawagon siyang Emmanuel. Nga buot sa tunig soon kining propesiya ni propeta Isaiah tuman kini no naagala sa Mateo sa fulfillment sa Mateo 1:23. Pabor ko basa no. Mayon diri virgin will become pregnant and have a son and he will be called Emmanuel, which means God is with us. So, buot sabto nagsuon ang propesiya ni Propeta Isaiah na Berhen, maura nga, gihapon ang Berhen ng mga anak sa batang lalaki. Kung tawagun siya, God is with us. No? Emmanuel. So, mauna nagsuon nyo ni Kristo nga, nga namang nitungot ang Berhen si Santa Maria. Hello? Berhen sa kanunay. Kailang bagong mga anak, Berhen, brady na. Kailang bang mga anak nagsuon? Birhen pa rin na. Uy. Birhen pa rin na. Birhen na, lusod sa. Birhen pa. Birhen pa man si Santa Maria. Birhen pa rin na. Di na.
Kung imong lantaw ni suod na ni Kristo, kung imo ning lantaw no, lahi Santa Maria sa ubang babae, no? Kung imo lantaw ni suod, ang ginalang ni Santa Maria dili ordinaryong tao. Amen. Juan 4:24, ang Dios Espiritu. O kung sa Espiritu, Lucas 24:37, ang Espiritu walay ulod, walay bukog, walay dugo. Amen. Unya igsuon nila ni Kristo, ang ginalang ni Santa Maria, Espiritu Santo man. Kung imong kuwaon ng analogy, makuha kang flashlight, imong galing yun, kung sa'yo gawas, kahayag. Pero ang pangutana, nabuhak ng samin, wa? Nabuhak ng samin, wa? Wala. Ang tubag, wala. Inanausap ang pagpanganak ni Santa Maria. So kung imong lang tawag sa palayag na sa unahan, ato itong istadihan na itong Marcos 6:3 nga, Pulong Maria. Ato muna-unaon nga, dunay tulong ka Maria ang isutan sa Biblia. Di lang usap.